No, as a producer, she's a good singer. Okay, she's a good singer. I mean, everybody knows that. I mean, nagkaroon siya ng pangalan. Siya rin naman ang gumawa ng pangalan na yun. Kaya bumili ba tao sa kanya? And kung itong nangyari lang sa kanya, eh magiging sana leksyon sa kanya as a performer. Kasi maaaring ito rin ang kasira niya. So para sa akin, bilang producer, sana naiintindihan niya both sides. Singer siya, ipaintindihan niyo sa producer na pasensya po, I cannot perform. As an artist naman, as an artist naman, point of view mo. Ang point of view ko, nagpo-perform ka rin. Parang yung nangyari kay Regine Velasquez, yung hindi naka-perform. Pero nagpunta pa ni si Regine. Regine Velasquez. At sinabi na talaga, itago niyo yung ticket niyo, i-risked natin. So, doon makikita yung respeto at yung mahal ni Regine yung karir niya. Na parang hindi niya tinatapos lang yung karir niya na hanggang doon. Pinahalaga niya yun. Anong producer niya? Anong as a producer, an artist, anong advice mo kay Morissette at sa mga artist na rin na nalagay sa situation niya? Okay. Na nagpapadala sa emotion nila. Dahil nangyari na. Expensive there. Dahil nangyari na. Tapos na. I think para sa akin na opinion as an artist. Oh, you talk to Morissette. Ha? I'm Morissette. Do you know her person? Of course. Oh, pero hindi ko siya na-produce. Kasi are you planning to produce her soon? Dati? Dati? Ha? Na-plano mo ba? Did you almost? Usap mo muna sa Morissette. Okay, ako, dahil tapos na, alam nyo, wala namang masama maging humble. So, you just really have to apologize in public. Kasi napahiya mo rin si Mother Jobert in public. So, apologize. And then, lahat gawin mo kung paano ka makakabawi kay Mother Jobert. Kasi, mahirap may kaaway sa show business. So, then lahat ng tao nabibigyan ng chance. As long as you're sincere in, you know, apologizing and accepting your mistakes, okay. Isa na lang. Nilab sa kuya na DJ Lamar. Sino? Si Dave Lamar. Si Dave Lamar. Si Mother Jobert? No. Marisette. Nilab against parang ng balita. Yung banda ilan? Hindi. Anti-condition. Okay. Ang balita, hindi daw approve ng father niya. Ni? Father ni Marisette. Okay. Saan mo sabi niya? Nilab ka rin, di ba? Dapat kasi huwag ko nilab yung tatay. Hindi naman siya magpapakasal. Hindi naman din siya makikisama doon sa tao. Alam nyo, hindi ako parent, hindi ako tatay o nanay. Pero para sa akin, sana lumugar din yung magulang. Alam ko na walang magulang na gusto mapasama yung anak nila. Pero, hindi naman kayo makikipag-sex. Hindi naman kayo, makikisama doon sa tao. All you have to do is guide your daughter, your son. Hanggang doon lang dapat yung pair. Thank you, ha. Talagang ganda naman sinabi mo. Hindi mo editing na coming yan. From mayaman, mahirap mayaman, dapat kulang pa kayo. Eh, yung inibig ni Morissette. Kung ginawa sa'yo ni Gilbert ang kayo, nandun na siya. Ay, pasok! Pasok na pasok! Anong gagawin mo? Hindi siya lalabas ng stage? Hindi, nandun na siya. Kaya, lalabas siya. Hindi siya lalabas. Ayaw niya. Walk out din siya. Halimbawa lang. Kaya talaga importante yung coverage ng arrival para alam ng tao dumating. Of course. No, and then, nag-isip ka bigla. Halimbawa lang. Nandun na sa stage, sa backstage na nawala sa mood, hindi niya mag-pro. Of course, yung totoo. Hindi gagawin ni Engelbert. Yung facial naman yun. Paglugi yung concert, mas gusto ko huwag siya lumabas. Ay, pabalik. May dahil okay. Pabalik yung talagin eh. Sabi ko, okay, no problem. Pakialam ko na sa audience, puti lang naman kayo. Puti naman nagbayad eh. No nga. But halimbawa lang ito. Sold, pero pag sold out, ay nako. Parang supposing ko eh, klaro natin. Supposing. Halimbawa lang yung genre. Of course, ang daming fan single, but imbitahin mo na sila. You should be very professional. Imbitahin mo na sila. Hi guys, please go watch Engelbert Humperdinck on November 12 po. Sana po yung mga tatay, nanay niyo, lolo-tolo niyo. Kahit naka-wheelchair, please. Or yung favorite song mo kayo? Or New Frontier? New Frontier. I was really hoping that President Duterte can. Did you invite him? Nagpa-ano ko kay Vince muna. So, I could hini-invite nga si President Duterte. Kasi alam ko favorite ni President Duterte. Para ko, ano, huwag na muna ito yung mga drug war. Ano yung drug war? Kasi kanina napunta, manood mo na kayo ng
one night, malibang lang kayo at mawala ng stress. Papatanggal din stress yun. Favorite song mo ni Gilbert? Please release me. Eh, kanta ka na yung Q-Line. Please release me, let me go. With feeling. Please release me. Ay, yung kanta ni Morrison, let me go. Please forgive me, let me go. Yung may feeling, huwag yung tumunaw. Wala, hindi ko alam. Thank you. Hey Joe, Ed, may isa lang angle na hindi pa natin napag-usapan dyan, ano? Ano naman tingin mo kung halimbawang, kasi kung halimbawang ang totoong dahilan ni Morissette ay dahil ayaw niyang matanong... Ayaw niyang matanong tungkol sa love life. Ikaw ba merong point na dapat din talaga, hindi na tinatanong yan sa artista? Or dahil public property ka... Anytime, you know, dapat handa ka akin, na. If you're a public, public property, okay. Dapat talaga ka sa lahat ng bago. I mean, pwede kang kumilos or mag-excuse or kaya tanungin ka ng... Sumagot ka ng maayos. Sorry po, I cannot answer that. Kaya baklain mo na lang. Kaya huwag na yun. Private nyo. Kaya huwag na yan. Akin na lang yan. Basta sumagot. Saka huwag na lang. Something like that. Sagot ako ng sagot. Sorry ha. Pero yung iinit ng ulo mo, parang feeling ko, ba't ka pa ng showbiz? I mean, public property ka eh. Lahat kakal ka eh. At saka, lahat ng tao, once public property ka gusto, makal ka lahat ng view. At alam mo yan nung pumasok ka. Yung sa lahat eh. It's our job. And part of the job, being a celebrity, part of the job. Kaya nakakatakot, diba? That's journalism. So far, kahit ano, media ko. Parang ako, nahuli kami, yung driver ko, walang lisensya. Tapos nakilala ako ng pulis, limang pulis. Tsuwed sila, ano. Tapos pinuntahan ako sa likod. O boss, ha? Walang lisensya, ha? Hindi, sabi ko, hindi ko yung driver. One day lang yan. Driver yan. Ba't wala kang lisensya? Hindi ko alam, ganun. Siyempre, nakiusap ako. Eh, kasi impound yung kotse ko. Pero super boss, hindi naman ako may kasalanan. Kasalanan ni Juan, iba naman si Pedro. Eh, kung hindi ako si Joy Serrano, hindi naman ako gaganyan eh, di ba? Nauwi sa ano? Sa mga sa akin. Sa akin. Sa akin.